mga guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pag-uutang. Kaya maaaring iwasan natin ito kasi nakakahiya. Hello. Na yung hiram ka sa katrabaho mo, sa medyo kaklos mo, akala mo na siya kausap. Ah. Tapos, hindi ka nakahiram. Tapos, pinasa ka doon sa pinaka-boss. Anong gagawin mo? Hindi ako mangutang doon kasi nakakahiya doon. Siyempre, iisipin ko doon yung respeto. Oh, no, 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 no. Di ipagliban ko na lang yun kisa naman nalalapit ako doon. Hindi na kaya para na lang parang ano yung sarili ko. Na-lockdown ako. Parang sa pag-YouTube, isa-isa na rin. Bali, hindi rin basta-basta ang pagpasok sa YouTube kasi ina-analyze yan eh. Yung ano yan, buong mundo makikita talaga yan. Kaya, at bago lahat, ay ako ipagpatuloy ang topic na ito ay Bea, tinan mo. Laki na kayo. Iwasan ang mangutang. Bakit? Una, nakakayap. Nakakayap. Paano kung hindi ka nakahiram? Ano ang kakainin ng pamilya mo? Paano kung sa hinihiraman mo, pinasa ka sa boss mo? Ano ang gagawin mo ngayon? Isipin mo ngayon, nakakaya yun. Kaya, huwag na lang. Yan, no, 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 no. Sa mga nangyari. Yan ang maganda dyan. Una sa lahat, sa mga kamag-anak o yung mga kapatid na lang. At para kahit papaano, hindi ka mapapaya. Yan lang, wala na. Sa sarili mo. Kung talagang malak na ang pangangailangan mo. At pang-apat. At isa pa, nakakataas, maging level din tayo. Yan. Sa ngayon pa lang, natauhan na tayo kung paano respetuhin ang sarili na nagagawa mo pa noon. Mga kaya ano natin na maiwasan natin ang pagiging palautang. Kasi nakakaya talaga yan. Kasi katulad nga na mangutang ka tapos yung ihiraman mo tapos ipapasa ka doon sa bus. Kahit pa nasabi nila doon pero nakakaya pa rin yun. Kung doon ka na lang sa unahin mo yun sa mga pinsan mo, sa mga kapatid mo, kung talagang ano na talaga, tawag yun, walang-wala na talaga. Wala ka nang matakbuhan, eh, pwede ka naman mangiram lang, ano, yung mabilis lang, hindi mo napaktak. Aso, kung abutin talaga ng matagal, pero, isang buwan, madalang buwan, yun, siguro, nakakaya yung kasi matagal na yun. Nakakabayad ka naman. Oo. Kaya, yeah, yun lang ang ano, tabit niya sa utang. Saka isa pa, yun lang ang mahirap yan. Pagdating sa utang. Pagdating mo naman sa sahod mo, mababawasan na yung sahod mo kasi babayad mo dun sa inutangan mo. Kaya,
mga pilik ng utang, yung ano lang, tama lang, yung liit lang, mga tama lang na malapit na yung sahod para kahit pa paano, ay ibibigay mo ng maaga ang inutang mo sa kanya. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa channel ko. Mga boost, mga parts at shout out ko kayong lahat sa dyan sa ano nga pala, sa Sikom Flores, sa sila Ronald, saka yung guardian si Alice, shout out kita dyan, at saka si Ricky, shout out lahat kayo dyan, shout out ko lahat kayo ng guardia, pati na rin mga kasamaan ko Joey, si Kim, si Arts, si Jardax, kumusta ka dyan? Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Matatapos mo rin yan. Oo. Jardax. Hindi kasi ako naka-live noon, kaya hindi kita na-reply, hindi kita na-set out. Pero ngayon, tuloy mo lang. Sino pala si Alipala? Enrico Alipala. At basta hindi ko naman sa Domingo, si George yung nanalo sa loto, shout out si Tuto, si Butuhanon, marami pa dyan, hindi ko lang kasi maano, saka si Gallego at saka si yan, yung partner si Gallego, sino yung isa? Sa buong department at saka sa basement, marami salamat. Si Angel nga pala, si Sir Mike, Sir Aris, pati na rin mga boss ko. Ingat kayong lahat dyan. God bless po. Sir, ingat kayo.